New Manila International Airport, September 15, 2023. Dito po sa may barangay Taliptip, Bulacan, Bulacan. Ganito po ang ating mararanasan ngayon, mga kababayan dito. Ay grabe, lubog na po ang barangay Taliptip po. Ito, may parte dito na lubog. Pagdating mo po sa Arco, ito po ang inyong madadatnan. Yan, doon po yung pinaka-airport na akin tinuturo sa inyo. Yan, oh. Ayan, si Kuya, nag-iigib ng tubig sa poso. Grabe, oh. Dahil high tide at yung mga nakarang na araw ay tuloy-tuloy na pag-ulan, apektado yung lugar dito. Talagang ganito na po ang ating mararanasan dito pag kayo pupunta dito sa may barangay Taliptip. Ayan. Hindi na po kami sumakay sa kulong-kulong nila, ay 50 pesos ang bayad, kaya naman po ng motor. Pero yung iba nakasakay talaga, ayan sila Kuya. Ayan. Grabe, kailangan po talagang i-upgrade yung daanan dito. Dahil, ayan, mapakikita nyo, may mabasura pa sa gilid, oh. Both side po kasi ito, mga kababayan, ay palaisdaan. Yan. Pero itong kabilang side, ito po yung airport na gagawin na ating ipinapakita sa inyo. Yan, daming basura. Ito, si Kuya, nakasabay namin. Hello, shoutout sa inyo lahat. Peace. Yan. Kaya, kung kayo dadaan, sa MacArthur na po kayo dumaan para iwas po dito sa baha. Ganito ang aming naranasan ngayon dito. Talagang lubog ito. Ito may mga parte dito sa may barangay Taliptip. Ay ganito ang ating makikita. Talagang mataas ang tubig. Yan. Diyan na po yung airport na gagawin. Ang Bulacan International Airport or New Manila International Airport na tinatawag. Yan. Salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow kay Skywalk TV. At tuloy-tuloy ang ating pag-update. Ito, yung mga nag-aabang para sa pagtawid dyan, 50 pesos ang bayad ang isang sakay dyan. Yan. At ito naman po ang ating drone siya. Ipapakita naman natin po sa inyo ang kalagayan dito sa airport na ginagawa. Na napakalawak na po. Ito'y 2,500 hectares na kanilang ginagawa. Ganito na po siya ngayon, mga kababayan. Dito po siya dadaan, no? Sa Skyway ang dadaan po siya, hindi po dito sa may barangay Taliptip. Yan, pag natapos na, ganyan ang mangyayari niyan. At napakaganda na. Ayan, no? Na magkakaroon ng mga building dyan. At yung airport ng apat na runway upgraded sa 6 runway na kanilang gagawin. Yan, inaabangan natin nang matapos po kanilang pagtatambak next year po ng December. Ayon po sa report ng ipinapakita. By 2025 ay sisimula na pong gawin ng airport, mga kababayan. Kaya talaga na eto'y tuloy-tuloy na po ang kanilang pagtatambak ng buhangin dito. At pataas na po ng pataas ang kanilang ginagawa na ating ipinapakita sa inyo. Dahil napakarami ito po ng mga heavy equipment. Yan. Na ating mapapansin. Ito po'y sobrang taas na po ng kanilang ginagawa. Kagaya ng Manila Bay Reclamation na napakataas dyan. Dyan malapit sa Mall of Asia. Ganon din po ang kanilang ginagawa dito. Ayan, no? Shoutout po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV. At shoutout din po kay MX TV. Yan, isa sa mga kasama natin na nag-a-update dito po. MXTV tsaka si Kuya Sen Vlog. Yan, ang ating nag-a-update dito sa may New Manila International Airport. Yan, makikita po ninyo ang mga heavy equipment na nandito na. Na tuloy-tuloy na ang pagtatambak ng mga buhangin. Yan, oh. Maraming mga truck. Yan, inililipat po nila yung mga buhangin na ating nakikita.
Yan. Grabe po kasi ang talagang gagawin talaga dito ng airport na to. As in New Manila International Airport. Kung paano pong merong NAIA International Airport dito, ganun po ang gagawin. Na i-upgrade nila na mas lalo pang syempre masyadong crowded na po kasi ang NAIA International Airport, no? Kaya dito po ginawa ang bagong airport. Yan, no? Kitang-kita natin, talagang sobrang lawak na po ito, mga kababayan. Kung next year na po ito matatapos ng December, ay nasa 80% na po kanilang pagtatambak dito. Kabilang side na lang po kasi ang ginagawa nila eh. Yun po ang ating tansya natin dito. Yan, September, October, November, December. O, isang taon na tatlong buwan ang kanilang gagawin ng pagtatambak pa. Yan, o. Nakikita nyo, by level yung pagtatambak nila dito, no? Yan. Na ating ipinapakita. Na tuloy-tuloy nating ina-update upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kanilang ginagawa. Grabe sa Barangay Taliptip, talagang lumubog na yan at talagang hindi na maiiwasan yan. I-upgrade na lang po yung daanan yan, tatabunan para hindi po bahain yung kalsada. Yan, sana po sa mga susunod na araw, panahon, i-upgrade na po nila yung daanan dyan. Dahil talagang kawawa po yung mga nakatira dyan sa may Barangay Taliptip. Talagang lubog na ang may mga lugar dyan. Yan ang ating masasabi. Dito na po sila sa may left side area ang kanilang ginagawang pagtatambak na po ng mga buhangin. Dahil ito'y sobrang lawak at tuloy-tuloy ng kanilang ginagawa. Maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV. At tuloy-tuloy ang ating pag-update dito po sa ginagawang airport dito po sa may Bulacan-Bulacan na ating ipinapakita sa inyo. At magkakaroon din po pala dito pag ito'y natapos na car racing. Yan, isa sa mga gustong mangyari po ni Ramon Ang ng kanilang gagawin dito. Yan, nakauna-unahan dito sa may Bulacan-Bulacan. Ang ganda ng magiging plano po ng airport po dito na ating aantabayanan sa mga susunod na araw po, mga kababayan. Ayan, dito na po sila sa area na to ang kanilang tatambakan ng mga buhangin. Ganito na po ang kanilang ginagawa na tuloy-tuloy nating pag-update. Ayan, no? Pakita natin sa inyo. Ito, malawak-lawak na rin po dito ang lugar na kanilang tinatambakan. Ayan, no? Meron na po sila dyan mga pipe na mahahaba. Tapos nagbubuga ng mga buhangin at nandiyan po yung mga heavy equipment. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. God bless!